iniiwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Madalas naman akong gabihin sa pag-uwi. Mapadaan dito sa bukana ng kainin. Pero bakit kaya parang kinikilabutan ako? Ano itong lumalabas sa likod ng puno sa di kalayuan? Isang lalaking maitim at mabalahibong buong katawan. Nakausulo yung malalaking mga mata at may mahabang pangil. Nakakilabot ang kanyang anyo. Maligno! Maligno! Tama ka, lalaki. Isang maligno napapatay sa'yo. Huwag ka lalapit sa akin! Sasang maligno ang leg mo. Hindi, hindi. Mabubulwag ikaw ang dugo mo. Mamatayin ka! Hindi!
sa radyo. May natagpuan daw na bangkay ng isang lalaki sa bukana ng gubat dito sa lugar namin. Nawakwak ang liig. Oh, malapit pa naman yun dito sa bahay namin. At ngayon pa naman, nawala dito si Ate Rose at nakipag-date sa kanyang nobyo. At si Lolo, sila ang kasama ko. May prasahang nagbubukas ng bintana sa kwarto ko. May pilit na pumapasok sa bintana. Ito, pumasok sa bintana. Isang lalaking maitim at mabalahibo buong katawan. Nakausin ang kanyang malalaking mga mata at may mahaba mga pangil. Nakakilangot ang anyo niya. Ay, no! Bakit ka umiyak at parang takot na takot ka? May pumasok po sa bintana ng kwarto ko. Nakakakilabot ang anyo. Maligno! Ma! Ay, saan? Ayan po! Ayan siya! Papalapit sa atin! Maligno! Huwag ang lalapit sa amin ang apo ko! Tumabi ka, matandang lalaki! Lumayas ka rin sa kampo ng dilam! Kapag hindi ka lumayas, babasagin ko nitong tungkod ng bintana ang ulo mo! Iampas ko itong kahoy sa bungo mo! Hindi ka na ano sa kahoy! Lolo, hindi po tinabla ng hampas ang maligno! Hampas si Kule! Tumabi ka, matandang lalaki! Lolose? Maligno? Oo, kapitana. Maliglang malakas na tumabig sa akin kanina. Kaya ako nawala ng malay. At malamang, siyang dumukot kay Aura kaya nawawala ang bunsong apo ko. Kaya nang matauhan ako, pumunta kagad ako rito sa inyo. Hindi ko kaya na maligmata lamang kayo? Hindi, kapitana. Ako mismong nakakita sa maligno. Nakakakilabot ang kanyang anyo, maitim at mabalahibo ang kanyang buong katawan. Nakausli ang malaki niyang mga mata at may mahahabang siyang mga pangil. Sa edad kong ito, wala pa ako nakitang maligno. Maniwala ka sa akin, kapitana. Sige, huwag kayong mabahala. Hahanapin namin ang mga tanod ko, ang apo niyo. Sasama ko. Huwag na ho, Lolose. Pangako ko sa puntod ng iyong mga magulang ng aking dalawang apo na hindi ko sila pababayaan. Kami na lang ho na matanod ko maghahanap sa apo niyo. Salamat, kapitana. Pero mag-iingat kayo. Baka manganib ang buhay niyo dahil ang dumukod sa apo ko ay isang maligno. Hindi ka panipaniwala ang sinabi mo, Rose. Nato, hindi ako mag-aalala ng ganito kung hindi totoo yung itinawag ko sa'yo. Maniwala ka. Kanina pag-uwi ko sa amin pagkatapos nating mag-date, tinatnan kong walang malay ang lolo Jose ko. Dinukot ang bunsong kapatid mo ng isang maligno? Yun ang tiniyak sa akin ni lolo, ng matauhan. Kaya pumunta agad siya doon kay kapitana ng barangay namin. Tapos ako naman tumawag agad sa iyo dyan sa presinto. Okay.
Naniniwala na akong totoong dinukot ang kapatid mo. Matutulungan mo ba si Aura? Pwede ko ba naman pabayaan ang kapamilya ng aking mapapangasawa? Dapat lang. Wala akong ibang higit na inaasahan na makakatulong kay Aura kundi ikaw. Kikilos na kami ng mga kasama kong pulis. Hahanapin namin ang dumukot sa kapatid mo. Kahit patotoong isa siyang maligno. Saan ako nandun? Kuweba? Nasa loob ako ng kuweba? Dito ako dinala ng maligno. Namawalan ako ng malay habang karga niya. At nakakapos sa mga kamay at mga ako. Hindi ako makumula. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tumahimik ka! Ang maligno na dumukot sa akin. Lumayo ka sa akin! Maligno! Walang ibang makakarinig sa'yo rito sa loob ng kuweba. Kaya tumahimik ka na. Tumahimik ka. Ngayon mo yung mamatay. Sayang tambok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Nay, gising pa kayo. Saan ka galing, Teryo? May ginawa lang ako sa gubat. Lagi ka na lamang lumalabas ng bahay kung gabi. May mga kailangan ho akong gawing ritual at orasyon bilang isang albularyo. Mula nang mamatay ang itay mo eh. Halos hindi ka na matigil dito sa bahay. Kailangan ho, inay. Dahil wala nang pumipigil sa gusto mong gawin. Inay, ginagawa ko ho ang lahat para maging mahusay na albularyo. Para makatuklas ako ng gamot na makapagpapagaling sa anumang uri ng sakit. Lalo na sa sakit nyo, na madalas sumasakit ang ulo nyo. Ako nga kaya ang dahilan ng madalas ng pag-alis mo ng bahay kung gabi? O gusto mo lamang patunayan na magiging mahusay kang albularyo? Lalo na sa ibang kalugar nating nagtatawa at nanlalait sa'yo. Huwag na natin pag-usapan ang mga taong yun, ay. Narinig kong nagbanta ka ng masama sa kanila. Kasalanan mo nila. Pinaratangan nila akong pulpul na albularyo. Nagkukunwaring marunong manggamot. Naloloko. Wala sa wastong katinuan. Kaya binigo ako ng babaeng minahal ko. Dahil naniwala siyang wala ako sa wastong katinuan. At nagkukunwari lamang na albularyo. Kaya tinutuo mo ang banta mong paghihiganti sa mga nagtawa at nanlait sa'yo. Inay. Teryo, ayokong isipin na may kinalaman ka sa nabalitaan kong pagkamatay ng isang taong pinagbantaan mo. Isang maligno ho ang napabalitang pumatay sa isang kalugar natin. Nagkataon lamang na isa sa pinagbantaan ko ang naging biktima ng laman lupa. Sana nga. Sana nga wala kang kinalaman sa pagkamatay ng kalugar natin, Teryo. Nag-iisa kitang anak, pero hindi ko maaaring konsintihin kapag nalantad na sa akin na may kinalaman ka sa pagsasabog ng lagim ng isang maligno. Kapitana! Sargento Nato Lozano. Mukhang may hinahanap kayo ng mga tanod mo. Kaya tinigil ko tong motor ko malapit sa inyo. Mayroon nga, Sargento. May sumbong na nakarating sa amin.
na may malignong gumagalat na nagsasabog ng lagim dito sa aming lugar. Nagbabaka sakali kami ng mga tanod ko na matagpuan namin ang laman lupa. Ang napabalitang maligno rin ang hinahanap ko. Kung gano'n, Sorrento, magtulungan tayo sa paghahanap. Sige. Mag-ingat kayo ng mga tanod mo sa pagroronda. Maghiwalay tayo para madali nating matagpuan ang maligno. Ingat din kayo, Sorrento. Oo. Oh. Oh, mga kasama! Kapitara, tara! May katwiran sa Sorrento na pag-ingatin tayo. Mga batuta lang ang panlaban natin. Pero patunayan natin sa pulis na kahit wala tayong sandata na gaya niya, mapapatay natin ang maligno. Kapitana! Kapitana! Mabuti nakita ko kayo. Bakit ka umahangos, Terio? May nakita akong maligno. May pasansyang babae na tila walang malay. Malamang hindi pa nakalalayo ang laman lupang yun. Mga kasama! Kapitana! Kumilos tayo! Ha? Hanapin natin ang maligno! Iligtas natin ang babaeng bihang niya! Ha? At patayin ang maligno! Tara na! Kasaysayang tampok sa limbong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Mga kasama! Kapitana! Madali kayo! Hanapin natin at patayin ang maligno! Sandali lang ho, Kapitana. Kami na ng mga tanod ko. Ang bahala sa malignong nakita mo, Terio. Kaya papasok kami sa gubat. Hindi ho sa gubat. Sa tabing dagat ko nakita ang papuntang malignong may bihag na babae. Sa tabing dagat? Oo, Kapitana. Doon nyo hanapin. Magmadali kayo. Baka pinatay at nilapa na ng maligno ang bihag ng babae. Si Kapitana at yung mga tanod na umahangos papunta sa tabing dagat. May sana makita nilang malignong dumukot sa kapatid mo, Rose. Tapos sana nga po. At sana mailigtas din ang Kapitana si Aura. Yan po ang ipagdasal natin. Matapang si Aura. Malamang, manlaban po siya sa laman lupa na dumukot sa kanya. Yan nga ang kinababahala ko. Baka sa panlalaban ni Aura, patayin siya ng maligno. Lapit sa akin, maligno! Iyong ulam dapat, sis. Bitiwan mo ang buhok mo! Inawi ko lang ang buhok mo para masinagan ang liwanag ng apoy sa sulungan mo na hamo at mapagmastas kitang mabuti. Layuan mo ko! Maganda ka, Aura. Kilala mo ko? May nakapagsabi sa akin na iyong pangalan. Bakit mo ako dinukot? Hindi na mahalagang malaman mo. Bakit mo ako binihag dito sa loob ng kuweba? Nakawalan mo ako dito, maligno! Huwag ka nang magpumiglas. Magsasayang ka lang ng lakas. Sabi mo ka lumapit sa akin. Sasaktan? Walang sinumang tao maaaring makapanakit sa akin. Tumahimik ka na lamang para magtagalan yung buhay. Huwag mo akong takutin! Hindi kita tinatakot. May pinatay na akong tao. Ikaw ang napapabalitang maligno na pumatay sa isang kalugar namin? Papa, madali lang sa akin pumatay ng tao. Kaya kapag nagpilit kang makawala rito, mapipilang ka sa aking mga naging biktima. Papatayin din kita.
kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Teryo. Nay. Naalis ka na naman? Aha. Alos ka rarating mo lamang, iaalis ka na naman. Halos hindi ka na matigil dito sa bahay. May kailangan pa akong gawin sa gupat. Hindi ka ba natatakot magpabalik-balik roon? Gabit pa naman. Bakit ho ako matatakot? May napabalitang maligno na nagsasabog ng lagim dito sa lugar natin. Paano kung makatagpo mo ang laman lupa sa gubat? Wala ho akong dapat ikatakot. Ang kagaya kong adbularyo. At anong laban mo sa isang makapangyarihan lamang lupa? May alam mo akong pangontra sa maligno. Huwag mong ilagay sa peligro ang buhay mo. Inay, huwag ho kayong mag-alala sa akin. Tayong dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Ayoko mapag-isa kapag napahamak ka. Hindi ho ako mapapahamak. Teryo, huwag ka nang lumabas ng bahay. Inay, kapag hindi ako nagsagawa ng ritual at orasyon sa gubat tuwing gabi, hindi ho mananatili ang aking karunungan bilang albularyo. Teryo? Bakit ganyan ho ang tingin niyo sa akin? Nararamdaman ko. May inililihim ka sa akin. Wala ho. Magtapat ka. Inay. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, maghihinala ako ng masama sa iyo. Ano, Kapitana? Hindi niyo nakita ang mga ng mga tanod mo ang malignong dumukot kay Aura? Hindi ho, Lolo Jose. Magdamag ho kaming naghanap ng mga tanod sa tabing dagat. Doon sa itinuro sa amin ng albularyong si Teryo, na nakita niyang pinuntahan, na nakita niyang laman lupa. Pero hindi namin nakita roon ang maligno at ang apo niyo. Bakit ho kayo naniwala kay Teryo? Humahango siyang lumapit sa amin ng mga tanod kagabi, Rose. Tiniyak niyang nakita niya malignong tumangay sa kapatid mo. E balita ho na wala sa wastong katinuan ng taong yun. Kahit ang isang wala sa wastong katinuan, maaari magsabi ng totoo. Kaya nagbaka sakali kami ng mga tanod sa paghahanap sa tabing dagat. Kapitana, magdamag ng kasama ng maligno si Aura. Umasa ho tayong buhay pa ang inyong bunsong apo, Lolo Jose. Yun ho ang pinagdarasal namin ni Lolo, Kapitana. Dahil hindi ko yata matatanggap, Kapitana. Hindi ko yata matatanggap na mapahamak ang aking apo. Nakikita ko sa liwanag ng sulok. Nakatulog ang maligno habang nagbabantay sa akin. At nakahiga pa siya malapit sa akin. May pagkakataon ako para mapatay siya. Pilit kong aabutin ang malaking bato na nasa di kalayuan sa akin. Aabutin ko ng aking papa. Ayan. Naabot na ng pahong bato. Napakulong ko na palapit sa akin. Ngayon, hawak ko ng malaking bato. Ito ang gagamitin ko para mapatay ang maligno. Iyampas ko ng buong lakas ang bato sa ulo ng natutulog ng maligno. Iyampas ko ng ganito. Kasaysayang tampok sa linggong ito.
sa isa na namang Gabi ng Lagi. Malaking batong ulo mo, maligno. Nasugatan ka. Umagos ang dugo sa ulo mo. Pero buhay ka pa! Ikaw na rin ang nagsabing maligno ako. Hindi ako pangkaraniwang tao. Wala akong kamatayan. Isa lang ang makapupusa sa at yun ay ang lumikas sa Sino? Sinong lumikha sa'yo? Malalaman mo rin. Kung may lumikha sa maligno, malamang siya ang nag-utos para dukutin ako at bihagin dito sa loob ng kuweba. Pero sino? Sinong lumikha sa halimaw? Sino? Matulog na ho kayo, Inay. Terio, nakakasama ka ng loob. Huwag ho kayo magdamdam sa akin. Masama ang loob ko sa iyo dahil naglilihim ka sa akin. Maglilihim man ako sa inyo, ipara din sa kabutihan niyo. Hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi ka nagtatapat sa akin. Nerbiyosa ho kayo, Inay. Matatakutin. At may sakit pa. Ayokong may gumugulo pa sa isip ninyo. Ha? Terio? Bakit bigla ko nanlaki ang mga mata nyo? May nakita ako sa labas ng bintana, sa likod ng puno ng tabing bahay. May nagkukubli sa likod ng puno. Nagkukubli ho? Tingnan mo! Doon! Doon! Wala ako nakikita si tinuturo nyo, Nay. Mayroon! Kakilakilabot ang kanyang anyo, Terio! Maligno! May maligno sa labas ng bahay! Maligno! Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Iwan mo akong maligno. Kapitana, hindi ako makakawala sa pagkakahawak ng lumalupa. Napakalakas ho niya. Tulungan niyo ako. Oh! Tutulungan kita! Wala kayong kalaban-laban sa akin. Maligno! Ilan na sa mga tanod ko ang napatay mo? Isa-isain ko kayo. Bintihon mo ang kasama ko! Sasakmalin ko ng lega. Lahat kayo, hindi ko titirhan ang hininga. Naman lupa! Pinatay mo ng lahat ang mga talon ko! Pati ikaw, papatayin ko. Hindi mo ako masusunggaban! Hindi mo ako mapapatay! Hindi mo ako matatakasan. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Yeah.
hindi alam ni Terrio. Napalihim ko siyang sinundan nang umalis siya ng bahay kanina. Pero habang sinusundan ko siya, nawala siya. Namalayan kaya niyang palihim ko siyang minamanmanan at nagtago siya? Magpapatuloy ako sa pagpasok dito sa loob ng kupat. Kapag namataan ko si Terry, palihim ko uli siyang mamanmanan. Sa kalalakad ko dito sa gupat, nakarating na pala ako dito sa kuweba. At may aninag ng liwanag na nanggagaling sa loob. Baka nasa loob ng kuweba si Terrio. Papasok ako sa loob. Kapag nagkataon, malalaman ko ngayong gabi, matutuklasan ko anuman ang inililihim sa akin ni Terrio. Kahit anong tiglas ang gawin ko, hindi ako makakawala sa kadena nung agapos ng mga kamay at paa ko. May susing nakasabit sa dingding ng kuweba. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang susi ng kadenang nakagapos sa akin. Pero, malayo sa akin yung susi. Hindi ko maabot. Kung maabot ko lang sana yung susi na nakasabit sa dingding ng kuweba, makakatakas na ako dito. May tumarating. Papalapit sa akin. Baka nagbalik na naman ang maligno. Balikan natin ang kasaysayang tambo sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Rose, bakit mo na sabing matatagpuan na ang maligno na dumukot kay Aura at maililigtas na ang kapatid mo? Lolo, si, naisip ko po, mas madaling matagpuan yung lumalupa kung ang maghahanap sa kanya ay may kakayahan at kaalaman na makatagpo sa kanya tulad ng isang albularyo. Kaya nga lumapit at humingi ako ng tulong kay Terrio. Mabuti kung makatulong yun. Nangako naman siya sa amin ni Nato na gagawin niya ang lahat ng kanyang nalalaman para matulungan si Aura. Naniwala ka naman sa kanya. Nagbabakasakali po ako. Balitang wala talagang kakayahan at nagpapanggap lamang na albularyo ang Terrio yun. Anong mali natin? Baka makatulong nga siya sa kaligtasan ni Aura. Malamang sumama ang loob niya sa pagbigo sa kanya ng kapatid mo. Tanggap na po niya ang mabigo kay Aura. Yun ang sabi niya sa iyo. Pero ano malay natin na sa tunay na nilalaman ang kanyang kalooban? Lolo. Ewan ko, Rose. Ewan ko. Pero wala akong tiwala kay Terrio. Lagi ko siyang nakikita na pailalim kung tumingin. At mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ay, salamat naman. At kahit mahirap, nakapasok ako dito sa loob ng kuweba. Ha? Matandang babae? Ha? May babaeng nakakadena? Oh, sino po kayo? Aura? Aling Ofer? Kayo nga po ba yan? Ang inay ni Terrio? Ako nga. Ay, bakit ka narito sa loob ng kuweba? At nakagapos ka ng kadena?
po ako ng isang maligno. Maligno? Opo. Maligno na. Kakilakilabot ang anyo. Maitim at mabalahibo buong katawan. Nakaus niya malalaking mata at may mahabang mga pangil. Kung hindi ako nagkakamali, ang laman lupa na tinutukoy mo ay yung nakita ko sa loob ng aming bakuran. Paling Ophel, tulungan niyo po ako. Tutulungan kita. Kunin niyo po yung susi nitong kadena. Saan? Yan po, nakasabit sa dingding ng kuweba. Kunin niyo po, para mapakawalan niyo ako dito. Sandali, makakawalan kita. Madali po kayo, Aling Ophel. Kalagan niyo po kaagad ang kadena na kagapo sa akin. Bilisan niyo po. At baka magbalik na dito yung maligno at patayin niya tayo. Nawala na ang maligno. Nasa likuran ko kanina. Ano mahabol sa akin? Ay, salamat. Natakasan ko ang lamalupa. Magpapahinga lang ako sandali. Kapag nakaipon ako ng lakas, didiretso na ako sa presinto at hihingi ako ng tulong sa mga pulis. Oh, ano yun? May kumalus ko sa likod ng puno sa dikalayuan. Baka nasundan ako. Sinabat ang maligno. Sa pagod at panghihina akong ito, kapag inatake ko ng maligno, madali niya ako mapapatay. Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Lang nariya sa likod ng puno. Nagtago po ako dito nang maramdaman kong may masasalubong ako. Kayo po pala yan, Kapitana. Salamat, buhay ka pa. Matapos kang dukutin ang laman lupa. Binihag po ako ng maligno sa loob ng kuweba. Sa kuweba? Opo. Nakatakas lang po ako sa tulong ni Aling Ophel. Yung ina ni Terrio? Opo, siya nga po. Mabuti na laman niya nasa loob ka ng kuweba. Hindi niya po alam. Nakarating lamang daw po siya doon sa paghahanap sa anak niyang albularyo na umalis sa bahay nila. Nasaan si Aling Ophel? Naghiwalay na ho kami dahil pauwi na siya sa kanila. Aura, hindi kaya... Ano po? Hindi kaya ano po, Kapitana? Hindi kaya may kinalaman si Terrio sa pagdukot sa iyo ng maligno? Matapos kong mapataka si Aura sa kuweba, hindi muna ako uuwi. Magtutungo ako sa presinto. Ay, pagod na ako sa kalalakad. Pero mabuti nakalabas na ako sa bukana ng gubat. Sana may magdaang sasakyan dito para madali ako makapagsumbong sa mga pulis. Hindi ko maaaring konsentihin si Terrio kung totoo ang hinala ko na may kinalaman ng anak ko sa pagsasabog ng lagim ng isang maligno. Sana may magdang sasakyan para madali tayo makarating sa presindo, makahingi ng tulong sa mga pulis. Hindi kayo makakalala. Kapitana! Ang maligno! Humalo siya sa ating daraanan! Aura! Takbo! Takasan po natin ang laman lupa, Kapitana! Maabutan niya tao kapag magkasama tayo! Maabutan!
Mauna ka ng tumakas! Lalansuhin ko siya para makatakas ka! Hindi kayo makatakas ko! Kapitana! Nasaan ka ba kayo na malito? Tumakas ka na! Aura! Iligtas mo ang buhay mo! Bilisan mo! Hindi pa ako natulong, Kapitana! Wala! Pitiyon mo ko! Laman nilo! Sa direksyon ni